Kuya, may game na game. Susugod talaga siya sa gubat. Welcome sa Motor ni Juan, sa panibagong episode na naman natin. Sa puntong to, tatagakayin natin or maghahandog tayo ng kwentong Pilipino. Ayan. So, sa mga segment na to, sa mga susunod na video, makikita nyo kung paano nagiging parte ng buhay ng Pilipino yung ating mga motor. Papel natin sa pang-araw-araw, sa trabaho, sa pamilya. Ayan. So, ngayon, inihintay ko yung mga kapatid ko. Galing sila sa Quezon City, pupunta kami ng Angat Dam, Bitbit River. Bakas, tingnan natin kung saan pa kami makakarating. But basically ngayon, magbabanding lang kami and antabay kayo sa mga adventures pa natin sa araw na to. Okay? Ayan, so sina kuya, nasa Shell Bukawi na, lumagpas sa burger machine, si Kuya Ramil, si Kuya Ronnie, doon na rin papunta. So, eto, pupunta na lang tayo doon. Kasi pag sa bagay, pag naharangan ng bastong burger machine na to, ano rin eh, hindi rin talaga siya visible. Ayan, pero magapit lang naman yun, siguro mga 2 minutes, kahit matraffic pa yan. Here we go. Ayun na, ewan ko kung natatanong niya, pero yun yung Shell. Nasa left side. Approaching. Grabe, oh. Papalabas, papasok ng Bukawi. Traffic. So, masusubukan talaga yung pasensya mo dito. So, kulang tayo, mga brother. Makakarating din tayo sa paroroonan natin. Parang ako, ayun na yung paroroonan ko, pero naipit pa ako dito. Yak! Maputik sa kanan, so hindi ako singit dyan. Medyo inuubo-ubo pa ako ngayon, so pagpasensyahan nyo na. Naku, may truck pa na umipit dun, oh. Ayan, oh. Yari. Pero tayo naman. Eto na ang aking mga kuya! First ever ride! Woohoo! Okay. Kanina kasi may mga na-stuck na mga bus. Kasi sabi ko, alam, makikita kaya to? Yun yung ano, Governor Hagili yata na ano, na burger machine doon. Anyway, nagapit rin lang naman yun eh. Nabasa ba mga shoes nyo? Gusto nyo pagit muna kayong sapato sa bahay? Pagkakunta sa akin, dagawang kuya ko, dagawang inbox, ako ay naka Aerox S. Papunta kami ng Angat Dam View Deck. So, edyo ano na, maulan na. O maraming ambon, di pa siguro ulan. Sana ganito lang kasi para cool lang yung ride, hindi masyadong basa, magkakapote pa, mag-ano. Lakulakong motor yun, ha? Cool na cool yung ano, yung saddle bag ni Kuya Ramil, parang dalawang Ninja Turtle sa gigid niya. Pogi. Si Kuya Ronnie, naka GV box ba yun? Yun yung nasa unahan. So sa totoo lang, matagal na ako nag-ride. Ilang taon na, siguro 2006 una akong bumili ng motor ko. Wave ano yan eh, Wave 125 pa noon, yung pula. Tapos marami nang dumaan na motor sa atin. Bumili na rin ako ng Mio. Ilang Mio na ba? Siguro mga dalawang Mio. Parehas yung Sporty.
Tapos nagkaroon na rin tayo ng Honda Dash 110cc naman yun. Bumili na rin tayo ultimo ATV, pinatos natin yan, ginamit namin na namin pang service sa mga bata. Yung ATV is yung four-wheeled all-terrain vehicle. May tatlong gear. Tapos yung pang-apat na gear, reverse, 125cc naman yun. Tapos yung pinakahugi ko bago tong motor na to is yung Kawasaki Fury 125. Yeah. So, na hanggang ngayon buhay pa. So minsan pupuntahan natin yung Kawasaki Fury kasi binenta ko yun sa dating ka-opisina ko. So yan. Kay Bong, kay Resty Lopez, shoutout sa'yo pare. One time pupuntahan kita, tingnan natin yung estado nung dating motor natin dyan na hanggang ngayon ay inaalagaan mo pa. Tapos ito na nga ngayon, meron na tayong Aerox S. Wow! Hindi ko na nasabi doon sa previous video ko kaya ako napili itong motor na to. Kasi itong dagawang kuya ko sinasabi sa akin, sigurado ka? Aerox talaga gusto mo? Hindi ka nalang mag NMAX. Yan, gagawin si kuya Ronnie. Siguro mga nakalimang beses din nasabi sa akin yan. So, nothing against NMAX. I think it's a really good bike. Sobrang okay siya. Pero siguro, given the use, yung paggagamitan ko ng motor ko, parang okay na sa akin yung Aerox eh. Mas nimble, mas nipis kasi ng konti ito kaysa sa ano eh, sa NMAX. Saka wala ako masyadong space, pero parang hindi yung front fairings mo, wala masyado kumpara sa NMAX. Reason din, ayun nga, overall look gusto ko lang mas sporty yung NMAX kasi medyo mas classic. Oops, humps. Mas classic, more on cruising type nung motor. Eh ako, primarily ang gamit naman talaga ng motor ko eh pang pamasok sa opisina. So siguro biyahe ko mga isang oras from Bulacan to Commonwealth. So hindi ko siguro kailangan ng masyadong cruiser or cruising type mode na ano na motor. So kumbaga okay na tayo dito. At saka isa pa, tama lang yung kaha ng Aerox para sa akin. I mean, para sa height ko, sa laki ko. Ano kasi ako eh, I am 5'9", 5'10". Dati 200, pero lumaki na ako ngayon, 200 pounds ngayon, nasa 212 na yata ako. So kung malaki ako ano, ayoko sana sabihin yung mataba, pero yun na nga yung mataba. Kailangan magbawas ng taba. Ayan. Tapos yung height nung Aerox, yung seat height niya okay na okay din naman sa akin. Tsaka syempre yung fuel efficiency. Not that NMAX doesn't have the fuel efficiency, pero yun, overall siguro style. Between the two, function wise NMAX tsaka Aerox okay eh. Pero it's more on yung style ko, yung trip ko na itsura ng motor. Kaya at the end of the day, eto Aerox pa rin yung binigyan natin. This is supposedly, I don't know, 30 plus, 40 plus kilometer drive from Bukawi to Angat View Deck. Yeah. Sana yung panahon, tamang ganito lang, wala na siguro, sana masyadong maraming ulan o malakas na ulan. Para unang-una safe, pangalawa, mas ano lang, mas relax lang yung driving. Hindi masyadong hassle dahil sa tubig, sa patak ng ulan, punas ka ng helmet, wala pa akong anti-fog mga brother eh. So, kape muna.
15 minutes away. Sa susunod, ikaw naman tumayo sa amin. Okay naman na, bunso naman, bunso. Ayan. So, 15 minutes away na lang kami, malapit na. Medyo kakay, hindi pa ako nakakadaan dito kahit taga rito ako eh. Ayan. Ayan, si Kuya Ronnie yung nag-lead ng way namin. Okay na, nakapagkape. Kapag si iwan mo pa yung shades mo. Ayan, umaraw. Sir, salamat po. Thank you. Ayan, pinapark kami. Tsaka nakisigar na rin kami sa kanila. Let's go. Ano ba ito? Barangay. Hindi ko lang kung ano ito eh. Ayan, Norosagaray. Okay, let's go. Let's go. Approximately 15 minutes. Oh, there you go. Shad. Ayan, motor ni Kuya Ronnie. NMAX 155. Meron siyang box. Shad box. Mga kaigang kilometro na tayo. 21. Okay, let's go. Magkape, re-energized. Nakapagpahinga ng konti. Ito, ride na agad. Konting kwentuhan, aking magkakapatid. Sharing ng motor. Yung mga tips and best practices nila, syempre sinare din nila sa akin. May or may not be applicable sa motor natin. Kasi parang sila naka-NMAX eh. Ayan. Napansin ko lang yung itong motor ni Kuya Ramil, bawat dumadaan kami, napapatingin talaga yung mga tao. Eh, pogi nga naman, no? Hindi mo mapapagkamalang NMAX yung motor niya. Parang something bigger. Big bike cruiser type yung dating. Excuse me po. Nakita na naman tayo sa taas baba. Daan kagiwa. Ayan, habang bumabagtas tayo na papunta sa Angat Dam view deck. Again, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, hit the notification bell para updated po tayo sa mga videos natin. Itong ginagawa natin ngayon ay isang serya ng kwentong Pilipino na kung paano ang mga motor natin ay parte na ng buhay. Sa araw-araw, trabaho, pamilya, gusto lang mag-relax, ayan, kung ano-ano pa. Ingat lang talaga tayo dahil madugasan dyan. Ulan pa nga kanina eh. Basa yung dashboard yung motor. Pero awa naman ang Diyos, tumiga naman. So
nag-ride na tayo. Sakto lang yung pagkakape namin kanina. Doon sa pagbuhos ng ulan. Tapos nung tapos na kami, eto na, okay na rin. Makagiwaga sa maning panahon na wala naman ang Diyos. So. Grabe, ang sarap ng hangin. Pagigiran tayo ng puno, oh. Minsan lang yan, hindi laging merong nasa kanan kagiwa yung puno mo. Pag abante mo, puno pa rin. Sarap, ang sarap. Actually, yung helmet ko medyo binuksan ko na dahil sayang yung ano eh, yung sariwang hangin kung pwede kang ibaon at iuwi. Maraming pwedeng i-take out na hangin dito kaya lang hindi pwede. Ingat. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang motor ko ay wala pang 500 kilometers. So, definitely nandito pa rin tayo sa ano. Sa... Uy, ano to? Wow! Grabe. Ang ganda. Ayan, may kubo. Tapos yung view ng angat. Pero mukhang hindi pa kami doon. Ayan natin. Parang nakatakot din umakyat doon sa kubo. Yung mga bahay dito, mga pawid-pawid lang, oh. So, hindi ka masyadong lumalayo sa Metro Manila, ang alam mong probinsya na talaga. Sa mga foreign friends natin, who's watching, you know, from other countries, we haven't even got gotten to the destination just yet, but if you want a relaxing bike ride, I would recommend go to Angat Dam View Deck. And it's more than just the destination, but it's the journey going there. Ang galing. You will find it relaxing without the hassle of a lot of or too much bikers around. Minsan kasi pag sobrang dami nagbomotor, tapos may mga iba kasi kambote talaga eh, di ba? May mga pasaway, hindi naman lahat, may mga ilan lang naman nakakapanira minsan ng ride. So, but if you want a good place to ride, I would recommend here. Again, we're on our way to Angat Dam View Deck. We're supposed to go inside the Angat Dam, but apparently we would need the permit secured prior to actually going there, and we were not able to do that. So we're just gonna go to the view deck just to relax, unwind, enjoy the view, the scenery. Yeah. More fun in the Philippines. Woohoo! Welcome to Motor ni Juan. Medyo maambo na naman. Walang mga oops, lubak. Walang mga poste talaga dito. So, madilim dito kapag gabi. Hindi ko talaga ma-advise na magpunta kayo dito ng gabi. Tapos yung sobrang curve. Tapos wala talagang barricade kasi nga mga puno lang yung nasa tabi eh. And I wouldn't recommend going here nang madilim na. Ayan, medyo bumubuhos na yung ulan. Hanap pa ba tayo kagayo? Gayo pa tayo? Stop muna dahil umuulan. Tayo muna tayo. Another stopover. Ano yung hirap ng biyahe namin? Thanks, Tol. Ayan, kasi yung umuulan. Silong muna kami. Ayan. Ayan. Asa vlog. Ayan. Shoutout kay Kuya Ralph. Wala ka dito. Sunod ka dito. Gamitin mo yung sports car mo. Grabe. Ayan. Shoutout pala sa mga nanonood, ha? Budget Boys TV, ha? Ay, Budget Boys.
Budget Boys, budget boys. Panoodin yun. Ayan, tingnan nyo yung link sa baba. Andyan yung link ng Budget Boys. Subscribe. Magandang araw. Here. Asan na ba tayo, Toy? Bitbit River. Ayan, yung baba, Bitbit River. Okay, dahil na to, sa may barangay San Lorenzo. Nasa barangay Captain dito si ano. Josephine de Mesa. Galing ko, di ba? Wow! Ayun o. So yan. Stop over muna kami for picture taking. Pero pakita ko sa inyo yung Bitbit River sa baba. Ayan. Habang getting ready na rin. Pero ang ganda. Nice. Ready to go? Hanggat Dam View Deck. Bye for now, Bitbit Bridge. Ito na kami sa Bitbit River against logic and rational. Biniyahin namin yung off-road na putik na yan. Kasi yung Hanggat Dam View Deck, sarado. Ang malupit pa nito, bago motor ni Juan. Ariga boy! Bago, talk about binyag, bayan, binyag kung binyag talaga. Hindi naman yan, dinaan. Tapos doon pa tayo pupunta. Tapos, pupunta pa kami doon. Sa gubat, mga ngaso. Daga namin yung mga pana, tsaka yung mga sibat. Ayan. Pero pakita ko sa inyo yung ano, yung river. Pagkakas yung Agos kasi nag-uulan eh. Effects lang yan, effects. Grabe. Ingat lang tayo kasi madugas. At yung mga sinasabi natin na priceless moment. Sayang lang naglobat yung action cam ko kanina eh. Nag-aalangan pa kami kung paano, kung tutuloy ba kami kasi pababa. Siguro mamaya pabalik namin makikita nyo. Pababa, maputik, madugas, rough road. Eh, hindi naman kami naka-motocross. Anak ka ng Tokwa. So anyway, eto, tingnan nyo yung view. Ayan, so this is Bitbit River. Ayan, doon kami nakapark. Ingat lang kasi madulas. As in madulas. Kuya, may game na game. Susugod talaga siya sa gubat. Si Kuya Ramil. So, punta pa kami doon. Alayin na ni Kuya Ramil. Layo na nakapatid so, namin. Habuin namin sa putikan. Sinad ko na meron. Against wise advice, susundan natin yung mga kuya ko. Ayan, nandito tayo, bumabaybay tayo sa pampang ng Bitbit River. Pero sabi nung nakakatanda sa amin,
si Kuya Ramil. Abante pa daw kami dyan. Gusto niya dun magpunta sa likod ng malaking bato na yan. Kaya lang, tingnan mo ang kalsada. Ang dulas. Ay, nako! Oh, shit. Aga, pag ganito, sobrang ingat, agagay, tsaka diskarte. Doon ka hindi sa masyadong hindi mashy yung part dadaan mo. Yan. Dito yung Agos medyo mas peaceful na. Nga pala mga brother, matagal na ako nagmumotor pero first ride ko to. So from a rider perspective, kumbaga special sa akin tong biyahe na to, kasama ko pa yung mga kapatid ko. Challenging pa. Sabi ko taga kanina, huwag na tayong tumuloy. Kasi matarik, maputik yung dadaanan natin. Eh, wala. Tugi pa rin daw. Sino ba naman ako? Para kumontra sa mga nakakatanda kong kapatid. Pero mga brother, nabinyagan talaga yung motor natin dito. What a way to break in. I won't advise it, pero nandito na tayo. So, rekta na. Ang sanggal ang putik ka. Madulas yun! Ito sa dulo. Sila napunta doon. Ay, baka nilakad ni Gayan. Hindi, pataas yung trail. Kali ko yung sila mga tas. Ha? Ayan. Camera mo na lang. Ano gagawin? Okay dito, okay. Ito lang, oh. Worth it, napapagigira ng dito. Bundok to ilog. Sigurado mas okay kapag ano, hindi maulan. Ha, sinuto na dito pag natin. So, kamusta naman ang motor mo? Ayan, putik-putik na. Ayan, pag-aaban siya na eh. Ayan, nandiyan mo. Ba't may Mio Aerox dito? Mio naman kasi siya. Type talaga siya ng Mio. Ayan. Kumikintab pa yan nung umalis ako ng bahay eh. Naglinis pa ako kagabi eh. Pero kasama talaga sa ride yan. Ayos.
Okay. So, okay na kami dito sa Bitbit River. Konting kwentuhan. Picture, syempre. Ngayon pa uwi kami. Lunch kami sa bahay. Ay, nako, grabe, putek. Tingnan nyo naman. Off-road, off-road. Mga brother, ang Aerox po ay hindi pag off-road, pang off-road. Take it from me. Pero basta dahan-dahan lang tayo, sobrang ingat.